Tuwing Oktubre ay pinagdiriwang ang Breast Cancer Awareness Month. Saksiyan natin kung paano binibigyan pugay ng ilang organisasyon ang mga matatapang na humaharap sa kondisyong ito. Thank you so much. Tuwing 1 ng Oktubre, ipinagdiriwang ang Breast Cancer Awareness Month. Ito ay para isulong ang kaalaman ng bawat isa patungkol sa sakit na ito. Dahil na rin sa mataas na kaso ng breast cancer sa ating bansa, ay maraming aktibidad ang isinasagawa ng mga organisasyon na tumutulong sa ating mga kababayan na dumaranas ng ganitong karamdaman. Tulad na lamang ng isang pagtitipon na isinagawa sa isang mall sa Pasay City kung saan ipinagdiwang din ang Pink Ribbon Day, araw para gunitain ang katapangan ng mga kababayan nating nanaig at patuloy pa na lumalaban sa sakit na breast cancer. One of our programs is empowering women, taking care of their health and well-being. So therefore, this is one way of showing that we are in solidarity with all the breast cancer patients, survivors, and warriors. Beautiful Girl, an Odyssey of a Breast Cancer Patient. Iyan ang naging tema ng nasabing aktibidad kung saan ang Philippine Ballet Theater ay naghatid ng mensahe sa pamamagitan ng ballet sa saliw ng kantang Beautiful Girl. Breast cancer patient who has undergone such a sad journey as long as they do have the determination to be a warrior and to rise above the challenges that they are facing, they will always be very beautiful, no? Taos puso naman ang pasasalamat ng ating pamahalaan sa mga tao at organisasyon na patuloy na tumutulong sa kampanya laban sa breast cancer. So importante yung mga patient groups kasi they make the experience hindi ganong nakakatakot para sa pasyente, di ba? Kasi merong nag-a-advise sa kanila ano na yung next step na gagawin. Ayon sa Philippine Cancer Society, mahigit sa 60% sa tinatamaan ng breast cancer ay malala na ang kalagayan o di kaya'y huli na ang lahat bago pa nasuri. Kaya patuloy ang panawagan para sa massive awareness ng early detection, lalo na sa mga kababaihang prone sa sakit na ito. We really make sure that we use our platform, our malls, our social media platforms, and things like this to raise awareness. Ini-emphasize si Secretary Herbosa na pinakamahalaga talaga ay early detection, no? So that's really cancer screening and then prevention. So kung alam natin may mga certain lifestyles or habits na nakakasama sa katawan, no? Mga hindi tamang pagkain. Ang bawat sugat sa katawan ay tanda ng kanilang katapangan. Sa bawat panahon na lumilipas, sila ay matapang na lumalaban. Maraming salamat sa pamahalaan at mga organisasyon na patuloy silang sinasamahan sa laban na ito. Kaya tiyak na ito ay kayang-kaya nilang lagpasan.